Hello, Teh. Opo. Opo. Oh, sige po. Ang inyong napapakinggan ay aktwal na pag-uusap ng isang kasambahay sa isang impostor. Hindi pangkaraniwang pag-uusap na ito dahil ang nasa kabilang linya ay isang miyembro ng Dugo-Dugo Gang. Nobyembre, nung nakaraang taon, nang nakilala ng pitag si Margie, 20 taong gulang at namamasukan bilang kasambahay sa Paranaque. Hanggang sa kasalukuyan nakakulong pa rin si Margie dahil sa salang qualified theft. Biktima si Margie ng grupo ng Dugo-Dugo. Wala po talaga akong kasalanan. Kahit patayin pa po nila ako, wala po akong maituturong tao. Kasi po, hindi ko po alam eh. Hindi ko po kilala kasi ano yung binigyan ko nun eh. Ito yung klase na tinatawagan ng katulong ng suspect at sinasabing nabangga na aksidente ang kanyang amo. At doon binibigay ang instruction sa katulong. Dahil ang katulong ay naging sunod-sunod doon sa tumawag, eh siya yung naiipit. Kalagitnaan ng buwan ng Marso, isang kasambahay naman ng bitag staff ang nakatanggap ng parehong tawag ng estilo ng Dugo-Dugo. Ano bang nangyari una? May tumawag? Babae yung unang tumawag. Tapos sinabi ko tuloy yung pangalan ni sa pangalan ko. Sabi niya, sino daw may kasama ko dito ba? Sabi ko, mga bata. Nung pangalawa, tumawag ulit. Bakla na sinabi yan. Sigasya daw si nakilala niyo yung pangalan ko. Doon ako nagulat. Ano mga tinanong niya sa'yo? Yun po, nasaan po daw si ate ko. Sinabi ko, nasa trabaho. Saka ano, sino daw kasama ko? Sabi ko, mga bata. Agad kumilos ang bitag kasama ang grupong Team Lambat. Pinagplanuhan ang sunod na hakbang ng bitag. Mula sa katulong, yung sinasabi ng katulong na may tumawag na yung kanyang amo, si Gracia. So, you start recording everything na sasabihin niya, wait until the instructions comes out. Ang instruction, yun ang killer part kasi sasabihin kung magkano perang dadalhin. Pero dito sa parting ko, yung suspect dito, walang kamuang-muang kung gaano kayaman o gaano-gaano. Parang suntok sa buwan. So I don't know kung either may alam siya sa kanyang subject. Alam kung sino kanilang bibiktimahin. So, alam din kung ano yung mga alahas, yung cash na meron sa bahay. Para makonsummate yung krimen, every transaction, step by step, dapat mapakita natin. Papadala natin si sa bahay. Ito document. What is important is marinig at ma-document on cam, on tape, lahat yung sinasabi niya, lahat yung panloloko niya, lahat ng pinagsasabi niya. Isang undercover ng Team Lambat ang pumunta sa bahay ng aming staff na tinawagan ng Dugo-Dugo Gang. Pakinggan ang panlilinlang ng mga miyembro ng Dugo-Dugo na nasa kabilang linya. Hello po. Ito po. Anong pangalan? Maricar po. Ah, Maricar. Opo. Ako sa si Maricar. Ako yung secretary dito sa City Hall, ni Attorney Vivencio de la Cruz. Sabi yung kukulong dito kayo na mag-dipin. O, kasi susay ko po na siya yung bali para ma-intipian mo, right? Kasi ang tingin dito ni ate mo, huwag ka nalang mamulang na hindi doon niya at huwag ka mag-dipin na ihahan. Opo. Opo, kaya. Kasi ba't at based on in our first officer, yung kasalanan nila ate mo ang nangyari dito ba't siya? Opo. Ngayon, dito ba't siya? Kaya yun ang puto ko si Dinan sa sakyan. Kami din pala yung mga pangyari na ate mo, ha? Opo. Yung anak ng sana 10 years old, eh, pinapos sa hospital. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakamalay, ha? Ano ba? Opo. Sa pinagkira pa dyan, eh, hindi na mag-ibyan? Matagal na po. Katulad ng sabi niya dito, ano,
muna para wag nilang sumiskandal. Ayaw niya may tanggapin sa pamilya niya. Opo. Ano si Kuya kung tawa niya? Wala po. Nasaan kung tawa niya? Nasa abroad po. Ginamit pa ang pangalan ng dalawang network para paniwalain ang kasambahay. Kasi ata na dinita pa niya sa kanyang sa GMT7 niya. Ah, opo. Nasa klinik daw ang kanyang amo. Hindi alam ng miyembro ng Dugo-Dugo kasalukuy nagmo-monitor ang amo sa tanggapan ng bitag dahil empleyado namin ito. Po. Ah, sige po. Ah, sige po. At ang popular na stilong gamit ng Dugo-Dugo Gang. At pag nakita po yung pera, pakipilang ko na lang doon sabi-sabi ng mga alahas ko. Pag doon nakita po, kung nalikaroon sa telepono, yung pagsabi ko ni ate ko, parang hindi dito ni ato, hindi magkasi ko yung pabayaran ko nila. Ah, sige po. Ah, sige po. Dito kaya lang 3,000 lang yung pagkakadala niya. Ah, sige. Hanapin ko po. Okay, pabalik ka pa agad sa telepono ba? Pag nakita mo, ha? Opo. Lalong sumiglang manluloko kausap ng kasambahay nang sabihin ito na dolyares ang pera ng kanyang amo. Hello po, may nakita na po akong pera. Saka dollars po. May nakita po pera sa dollars? Opo. Sa drawer po. Sa drawer? Opo. Pero na dito po yung kasambahay? Marami po eh. Ano po, tag-1,000 po. Ano po, US dollar? US dollar? Opo. Dalhin ko sa... Saan ko po dadalhin? Dalhin ko sa telepono, ano? Saan? Opo. Hello po? Sabi niya una, magkano daw yung pera? Sabi ko, hindi ko po alam, pero madami po to eh. Tag-1,000, sabi niya, tag-500, hindi po, tag-1,000, saka dollar. Sabi lang, narinig ko lang yun, nung last, ano eh, lagay ko daw yung pera sa telepono. Yun daw eh. Isang oras ang lumipas, hindi na tumawag ang mga suspect ng Dugo-Dugo Gang. Kaya't sinubukan ang bitag na tawagan na mismo, ang mga ito, subalit. Narito ang mga babala ni Colonel Nelson Yabot sa mga kasambahay na nakakatanggap ng ganitong uring tawag mula sa miyembro ng Dugo-Dugo. Sa isang pamilya, no? Since ang katulong ay isa na sa miyembro ng pamilya yan, eh, na dapat inoorient ng amo na kung may tatawag na may gantong gano'n, ay nowadays marami na tayo, may mga cellphone na ang bawat tao sa atin dito eh. So dapat natawagan muna na yung cellphone na yun, kung mag-ring, makausap niya, sir, may tumawag dito, naksinada po kayo. So, na-check. Dapat ang katulong, i-orient kung sino-sino yung mga kamag-anak na nandito o nasa abroad. Kasi kalimitang may nagpapanggabig ng kamag-anak ako ng amo mo, ako si Ganto, galing Amerika. So, yung pinapakilalang kamag-anak, matagal pa lang patayo, no? Hindi siya kilala. At isa pa, sa mga malaking subdivision, no? Nakakapag-seminar tayo sa mga gwardiya. Sino ng katulong ang lumalabas ng 10 oras ng gabi o katulong na lumalabas sa gate na walang tayong tunot ang amo, eh hindi pinapayagan ng mga security guardian. Dapat listo ang ating mga katulong.